Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit, nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, opo, tugon nito. Ngunit, hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo at pinakikilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at aniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyong lahat. So narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa dalawang anak na inutusang magtrabaho ng kanilang ama. Unfortunately, magkaiba ng naging tugon ang dalawa. Yung una, sabi niya, ayoko. Noong una, humindi siya. Pero nakonsensya, nagbagong isip, sumunod din sa kanyang ama. Samantalang yung ikalawa, sumagot ng, opo. Pero hindi naman pala. Kaya sa totoo lang, ang sumunod sa ama ay yung panganay na anak at hindi yung ikalawa. Sa unang dinig at sa unang pagninilay, napakadaling isipin na ang pinakapunto ng talinghaga dito ng ating Panginoong Jesucristo ay yung tumulad tayo sa panganay na anak, na kung tayo'y nagkamali, tayo'y bumawi. Na kung tayo'y nagkasala, tayo'y magtika, bumawi mula sa pagkakasala. Na kung nakasagot tayo ng hindi sa Panginoon, may panahon pa para magbago ng desisyon. In other words, hindi dapat pinaninindigan ang isang maling desisyon o hindi dapat kinatitigasan na gawin ang gawin ang isang maling nakasanayan na sa mahabang panahon. Yun ang punto ng Panginoon. At madali po nating makita yon. Pero sa palagay ko, hindi lang yan ang punto. May mas malalim pang ipinupunto sa atin ang talinghagang ito. At ang gustong sabihin dito sa atin ng ating Panginoon ay, kung ikaw ay nasa tama ng desisyon, pangatawanan mo na, panindigan mo na, yaan ang mas sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Because look, bagamat kapuri-puri sa ating Panginoong Jesucristo, ang pagtatama ng isang maling desisyon, sa palagay ko, mas kapuri-puri para sa ating Panginoong Jesucristo ang manindigan tayo sa isang tamang desisyon.
tama at maganda yung ginawa nung panganay na anak na sa una'y humindi, pero sumunod pa rin siya. Pero, ay, sayang. Mas tama sana, mas lalo sanang maganda kung yung yes nung pangalawang anak ay hindi na niya binago bagkus ay pinanindigan na niya. So my point is, kung ikaw ay mabuting tao na, kung matagal ka nang nagpapakabuting asawa, magulang, kapatid, kaibigan, pare, madre, etc., ang gusto ng Panginoon, kapatid, ituloy, tuloy mo na. Huwag ka nang patukso sa Diablo, sapagkat sa isang idlap ay pupwede niyang sirain lahat ang mga mabubuting ginawa mo. Ang sabi nga ni San Pablo, do not give the devil a chance to work on you. Kasi tama, mahirap manindigan sa katotohanan. Pero sa aking palagay, base sa karanasan ko at ng ibang tao, mas madaling manatili sa kabutihan kaysa umahon ka at magising ka ulan sa nakapanglulunod at nakapagheheling kasalanan. Minsan, meron akong pinuntahan sa provincial hospital. Nag-aagaw buhay. Liver cancer, stage 4. So pagkatapos kong i-anoint, kinausap ko bahagya sa labas yung may bahay. At ang tanong ko ay, malakas bang uminom ng alak? Ako sumagot, Father, opo. Yung binata, para opo siya. Hanggang sa kami mag-asawa na, Father, walang tigil. Araw, gabi, inom. Father, nalalasing siyang mag-isa. Mag-isa lang. Kainuman sarili niya. Piruin niyo yon. Pero Father, tumigil na, mga ilang buwan na, nagbago na. Sa loob-loob ko, sayang, huli na, pwede naman pala. Ang mga ilan ay inanoin ko rin at pinakumpisa lang kaibigan ko na manginginom din. Mag-isa rin umiinom. At pagkatapos niyang mangumpisal, ginoke ko, sabi ko, Uya, paggaling ka, palakas ka. Paggaling mo, iinom tayo. Party-party. Nagbibiro lang naman ako. Alam po ninyo, sineryoso. Sumimangot. At yung iling na, matikas yung iling. Na para pang diring-diri na sa alak. Nakatutuwa sapagkat nagising kahit papaano. Pero nakalulungkot sapagkat huli na. Sana dati pa. Pwede naman pala. Kaya kung faithful ka na sa asawa mo, tuloy-tuloy mo na. Huwag mo nang naising maging unfaithful pa. Kung matagal ka ng masunuring anak, itaguyod mo na kahit mahirap. Kung dati pa'y responsable at mapagmahal ka ng magulang, panindigan mo na kahit malungkot at nasasaktan ka kadalasan. Kung tapat ka na sa trabaho mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, kapatid, ituloy-tuloy mo na. Again, huwag mo nang hayaan ang demonyo na makatsyamba upang sirain lahat ng pinundar mo ng kabutihan sa pamilya. Tama naman po, lahat ng kasalanan, gaano man kalakihan, ay may kapatawaran. May kapatawaran unang-una, lalong-lalo na sa Diyos, at pwede ka pa rin patawarin ng mahal mo. Pero,
yung epekto niyan, nandyan yan. Hindi mo na po pwedeng alisin ng karakaraka o madalian yan. Eh buti sana kapag nangumpisal ka, o buti sana kung pag humingi ka ng tawad, ora mismo lahat ng epekto ng lahat ng ginawa mong kasalanan, totally burado. Pero hindi ganun eh. At tulad nung pinuntahan ko sa ospital at nung kaibigan ko, nagsisi naman, napatawad naman. Kaya lang, nando na ang epekto ng kasalanan. Yan nga po ang kung minsan problema sa sinasabi nating forgive and forget. Sino ba naman ang ayaw magpatawad? Sige nga. Sino ba naman ang ayaw makalimot sa kasalanang ginawa mo? Eh sabi ko nga, yung nagawan mo na ng kasalanan, siya pang nahihirapan. Kasi yung epekto, nasira mo na ang pangalan niya, nagkaanak ka na sa iba, nagkautang-utang na ang iyong pamilya, sira na ang pag-aaral mo, wasak na ang kinabukasan mo, pasag na ang tiwala niya sa iyo. Nandiyan eh. So, how can one easily forget? Kung ang epekto ng kasalanan mo ay nakikita na alala, nandiyan, nararamdaman. Eh sana mga kapatid, again, bagamat kapuri-puri sa Panginoon na tayo magsisi sa kasalanan, mas lalong kapuri-puri para sa Kanya kung tayo gumagawa na ng kabutihan at panindigan na natin yan, umiwas na lalong-lalo na sa mga malalaki at seryosong kasalanan. Totoo, mahirap ito. Totoo, nakalulungkot kadalasan. Pero, experience will tell us, hindi natin kinaawaan ang mga taong ganyan. In fact, sa mga taong ganyan, nasasabi natin ang mga salitang, pre, believe ako sa'yo. Seryoso? Kailanman, hindi ka talaga ng babae? Hindi ka naninigarilyo? Mare, hindi ko kaya ginagawa mo sa kabila ng mga ginawa ni pare sa'yo. Inaalagaan mo pa rin hanggang sa huli ito. Nako, pare, kung ako ang nanay niyan, kung ako ang tatay niyan, di pwede sa akin yan. Itatakwil ko yan. Titiisin ko yan. Bilib ako? Natetake mo yan? Pre, kung ako ang kapatid niyan, ako, magdedemandahan kami, magkakahiyaan kami, walang kapatid-kapatid. Suwapang eh. Kaya bilib ako sa'yo. Hanga ako sa'yo. Hindi ko kayang ginagawa mo. Hindi mo kinalulungkutan ang mga tao na namumuhay at naninindigan sa kabutihan. Humahanga ka pa nga kuminsan. Kasi yung bagay na alam mong mas tama na hindi mo kaya sa grasya ng Diyos ay napapanindigan nila. Kaya ito po sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Lalong-lalo na para sa marami sa atin ngayon na sa pagpapakabuting tao, ama, ina, asawa, kapatid, anak, frontliner, pare, madre, ay napapagod na. Tulungan naman tayo ng Panginoon na papanindigan ang ating mga tamang desisyon. Amen.